iFrintastic Morning! iFrintastic Morning! iFrintastic Morning! My name is Lionel Villanueva, aka Mr. Legendary. iFrint Corporation. Scam ba? O legit talaga? Kung gusto mong malaman ang sagot sa katanungan na yan, panoorin mo itong video na to. Ano nga ba ang dapat mong hanapin sa isang legitimate na network marketing company? Number one, kailangan malaman mo kung stable ba talaga yung kumpanya. Kailangan masusi mong aralin kung sino ba yung company. And especially here in iFrint, maganda makita mo mismo yung kabuuan ng company. And today, nandito tayo ngayon sa Fern Corporate Center, sa iFrint Business Hub. So for today's video, we will do the Diamond Tour. Tara, samahan niyo ako. So ano nga ba yung Diamond Tour? Well, ang Diamond Tour ay sasagot sa napakaraming mga katanungan pagdating sa kung dapat ba talaga na pagkatiwalaan si iFrint, gaano ba ka-stable si iFrint, gaano ba ka-credible tong negosyo na to, may opisina ba talaga yung negosyo na to, scam ba si iFrint, at napakarami pang mga katanungan. So, kaya natin ito ginagawa is for you to have a clear and matino na judgment pagdating sa kung ikaw ba ay sasali talaga or hindi dito sa negosyo natin. So, simulan na natin. So, ngayon, papasok tayo dito sa ating iFrint Business Hub. Tara! Welcome. In this area, we have the cashier. And dito na ginagawa yung mga transactions yung mga tao na gusto bumili ng mga products and yung mga gusto mag-member dito sa business natin. So, meron tayong different modes of payments like credit card, debit cards, of course, cash. Here naman yung ating releasing area. So, say hi po! Morning! Dito nire-release yung ating mga produkto, mga reorders and packages. So, you can see yung mga stocks natin dyan. Mga individual products and the packages. So, syempre, di ba yung sasabihin ng iba, ay, wala akong pera eh, wala akong laman yung wallet. Hindi ka ligtas kasi nandito yung ating sarili nating ATM. So, para, di ba, hugot lang dun sa ATM machine, di ba, wala pang surcharge, pag cash ka nagbayad, so, ano pa hinihintay mo, mag-withdraw ka na. So, pupunta naman tayo sa next, aakyat naman na tayo sa mezzanine. So here in iFrint, we have what we call the iFrint system. It's a rewards and incentives program. Yan, naka-display dito yung mga ano natin, mga iba-ibang mga clubs. So namely, the Jordan Hypebeast Club. We have here, ito yung favorite ko, the Elite Toy Club, the Louis Vuitton Club, Rolex Club. So collection ng mga Rolex watches and other luxury watches. We have the Car Club. And the newest club here in iFrint, the iFrint Mini Ladies Club. And of course, yung Luxury Car Club. Welcome to the mezzanine. Welcome dito sa ating balcony. We have here yung ating mga hall kung saan natin ginagawa yung mga seminars. So, I remember back then when we were starting, no, talagang onti pa lang yung mga tao dito sa iFrint, no? Isang hall pa lang yung ginagamit namin. Ito si Ownership Hall. Siguro marami na yung mga 10 na katao na umaaten sa seminar. No, pero ngayon, grabe, hindi na talaga magkasya dito. Pasukin natin, tingnan natin yung itsura. So, nandito tayo ngayon sa mezzanine and this is the hall kung saan natin ginagawa yung ating mga offline and online events. So, like the RBA, the NDOs, product trainings. We have here this area kung saan nitong pandemic, ginawa namin to na very, very cozy na parang living area. Oh, na sofa, ganyan. Okay, so para maganda-ganda yung tanawin natin kapag ka nag-FB live tayo, nag-Zoom events tayo, di ba? So you have a very, very nice place na background. Andito yung ating area kung saan ginaganap talaga yung mga big events natin. I think this could house about 200 people. Every 4 p.m., merong mga seminar dyan. Every Tuesday and Thursday, kinoconduct yung tinatawag na Cheque Chica by none other than our President and CEO, Mr. Tomanetan. Tinatawag din yung mga pangalan ng mga may cheque, may kita for the week. Once a month,
na ating big event sa ating CZEL ay we get another venue, bigger venue na could house about 1,500 people no, para magkasya lahat ng mga distributors natin. Yeah, so welcome to the second floor. And this is where the customer service is located. No? So sa lahat ng mga may concerns, mga issues, or kung ano man ang mga katanungan ninyo, pwede nyo pong ilapit dito sa ating customer service. So we have here our customer service people. No? Say hi naman. Bawat distributor, dapat kilala nyo si Sir Jacob at si Ma'am Rev, di ba? Lahat. As in anything about the products, mga reorders ninyo, commissions, about your dashboards, you can always ask our friendly customer service representatives. Representatives, no? They're more than willing to help you with everything that you need to know at updates sa kung ano man ang mga concerns ninyo. So aside sa ating customer service department, no, nandito rin sa second floor yung iba-iba pa mga departments ni iFern. So we have here the accounting, the treasury, the IT, and the creatives. So all of the this back-end na mga tao na tumutulong sa network ni iFern para mapaganda yung ating servisyo, yung ating mga operations, nandito po sila sa second floor. So don't forget that every Friday, yun po yung release ng ating mga commissions, ng mga luxury reimbursements, yung ating mga rewards and incentives, and of course, yung mga gift checks, mga Sodexo gift checks natin. We are here in the third floor. I'm very proud to let you see itong ating third floor. Again, this is where the office of our President and CEO is. Every time na may diamond tour, open ang opisina na ating putihing President and CEO, Mr. Tamanitan, for our visitors to see. And of course, featuring here yung mga achievements ng ating company. I'm very, very proud that I'm part of the iFern business. Sa boss pa lang namin, si Bak na lahat. We have here the PLDT Bossing Awards, the Ernst & Young Entrepreneur of the Year Awards. We have here yung mga pictures together with our former President Duterte. Wala pa yung picture nila ni President Marcos. Iba-ibang mga natin, super brands through the years, no? Ng iba-iba mga produkto. Pero hindi lang magaling na negosyante yung ating boss. Of course, si Sir Tom. At this time din, di ba? So, he's part of the Stargate People Asia People of the Year Awards. Ito siya, kasama niya yung mga ibang mga celebrities and businessmen and women, powerful people. Dito yung ating Million Dollar Club. When we say Million Dollar Club, ito yung mga tao na kumita na ng more than 50 million dito sa negosyo na to. So, can you imagine that? Earning 50 million. And most of these people, we just started about 6 years ago. 6 years, 50 million pesos. Diba? Grabe talaga, no? Nakaka-inspire. So in this area naman, we're very proud kasi amin pong boss ang CEO. He's not just a boss for us, no? Siya ay ang leader naming lahat. And why most of the iFern leaders are very successful is because of the guidance ni Sir Tom sa amin. Here in this area, no, nandito yung collection ng mga Tomani Talks. These are snippets, quotable quotes ng ating mahal na si Sir Tom. So this is really, really a nice place to have a photo of you and your downline or your prospects. Diba? So kaya kapag nag-diamond tour ka, kasama ka dapat na magpa-picture pati ng downline mo at ng bisita mo. So we have here some conference area kung saan ginagawa yung mga meetings ng both ng mga staff ng iFern and some iFern leaders could use this for your private meetings. Sa building pa lang ni iFern, nabilib na talaga ako. When I first got here, nakita ko yung facilities, nakita ko yung mga departments. Marami akong na-witness dito. Pero ang pinaka-exciting part ng Diamond Tour is yung time na tinour ako sa mismong warehouse ng aking upline. Kaya tara, sumama ka na sa akin sa warehouse. Take me home, take me on a ride. I got a good feeling about the colors.
Fantastic morning! Welcome to iFern Warehouse! Ayan, so iFerntastic morning at nandito tayo ngayon sa ating warehouse here in Mandaluyong. Right here with me is Miss Lori from the Supply Chain Department. Okay, so Miss Lori, thank you sa pagpapa-unlock ngayon sa akin. Pwede ko bang malaman ano bang meron dito sa warehouse and what do you actually do here in the warehouse? Actually, sir, warehouse is a part of the supply chain management. And supply chain management play a big role in most of the businesses. So, dito ginagawa, meron tayong planning, purchasing, and then the warehousing and logistics is here in Sheridan, Mandaluyong. From purchasing ng mga raw materials na ginagamit natin sa products, papunta dun sa toller, which is nagmamanufacture naman ng mga finished goods natin, i-deliver yun dito sa warehouse. So, tayo yung mag-stock dito, and then pag may mga orders na yung mga members natin, dito natin sinaserve yun. So, from warehouse, papunta na yun dun sa different areas. For the benefit of our viewers, baka naman pwede nyo po kaming i-tour dito sa ating mismong warehouse. As parang first-timer ako no, na mag-tour sa mga facilities nitong warehouse na to. Okay lang po ba? Yes, sir. Sure. Iyan na natin. Let's start with this. Sige, excited ako, ma'am. Ito yung bagong ano no? Bagong mga marketing materials ng iFern here in the warehouse no. Parang may billboard na maliit. So nasaan tayo ma'am ngayon? Ito sir, nandito tayo ngayon sa receiving area natin and then ito yung ating warehouse. Diyan naka-store ang ating mga finished goods. Nire-receive natin yung mga finished goods natin from our manufacturer. So, dito nila dinideliver yung finished product na. And then, store natin siya dito until dumating yung mga sales invoice natin wherein dun naka-place yung mga order. So, isa-serve natin siya. Dito nang gagaling yung mga product na. Ano tong mga nasa boxes, ma'am? Sir, yan. Yung mga ano natin yan. Yan yung mga finished goods na natin. As in, buo-buo, ano pa siya, intact pa siya. So, kung merong order sa out na kailangan natin i-ship, dito natin kukuhanin yan. Dito is Fern Coffee, no? Fern Coffee, tapos yun, yung nakikita natin doon sa bawat produkto natin. We have the lot number, manufacturing date, expiration date, the quantity, gross weight. Ayan, no? Kompleto yung details, ma'am. Yes, so kompleto. Sumusunod tayo, sir, sa good manufacturing practices. Tapos ang napansin ko ma'am is it's being stocked mga racks no. Yes. Meron tayong mga pallets no. So what are these for? So yan sir, ang finished goods kasi ang requirement ng finished goods is palletized siya. Hindi siya pwedeng direct on the floor kasi mga food under food and supplement siya. So kailangan naka-palletized and under air conditioned area. Oo nga, ang lamig so, dito sa area yeah, natin meron no. Meron tayong minimaintain na not more than 30 degrees. Not more than 30 degrees. Sana all naka-aircon. Ang init kasi sa labas. Tapos I noticed that we have here yung ano? Our equipment, electric forklift. Oo, electric forklift. Electric stocker. So meron tayong manual na ginagamit para mas madali siyang ma-push pabalik and then ito yung pang-lift naman natin ng mga products para mailagay natin siya sa shelves, sa racks. So meron pa tayo dong forklift, mas ano yun sir? Mas maraming gamit. Papasok kasi ng warehouse, kailangan maayos din. Hindi pwedeng basta lang siya nakapalletize. Or kailangan segregated siya based on the ano kung anong lot number, kung anong product. So, hindi pwedeng mag-mix yung mga yun. According to dun sa mga nag-diamond tour din sa amin, ang nilalaman nito kapag puno is roughly around 300 million pesos worth of products. Is that right? Actually, sir, I cannot give the figures, but for the inventory, we are we're very much with the inventory. Kasi yun po yung talagang minamaintain natin dito. It's a 3 months inventory. 3 months dapat nung forecast na binigay sa atin ng ng sales. So kapag nag-forecast si management, ganito dapat yung yung inventory natin. Dapat ma-out siya. Dapat yung pinorecast na yun, ito yun, ito yung laman ng ito warehouse. Ito yung laman. And then, so maaano natin siya, ma-convert natin siya. Pag yung inventory na to, lalabas siya pag meron na tayong mga benta, mga sales invoice na. In your experience, no? Yung ganito karami, for example, kunwari puno ito,
mga gaano kabilis to na nauubos or na-out talaga yung batch na to, ganyan? Sa batch, sir, ang pinaka-ano natin is aware naman ng lahat na Ferndy. Pinaka-best seller talaga. So, pag yung Ferndy na yun is yung siguro ang stocks natin dito is good for 1 month. For 1 week, every 2 weeks actually is nagre-replenish kami. Wow, ang bilis nun, 2 weeks, no? Kumbaga kung Ferndy ang pinag-uusapan natin dito, every 15 days ubus yung Ferndy nung, ano, nung customer pagka ganun eh. Diba? So, yes. That only goes to show gaano kabenta yung mga produkto natin. So, nakaka-proud, no? Nakaka-amaze how it's being stored here in a very cool place, no? Ang sarap dito, ma'am. Sarap tumambay, lamig. Meron tayong mga temperature dito na pwede niyong kuhanan. Ito yung actual temperature niya ngayon. So, yan. Minamonitor natin yan para sure tayo na yung product natin is ano in good condition talaga. Oh, ano naman to, ma'am? May nakalagay motion detector. Pag ano lang po yun, siguro CCTV. For security. May CCTV po tayo dyan. Wow. So, nandito din pala yung mga ano natin, no, yung mga packages natin bilang isang distributor. This is where we start. Kailangan namin bumili ng mga packages. Package. Yan, standard, premium, and premium plus so that we become a member and we can start the iFern business. No? So, yes. Dito din pala yun. Dito yes, din pala sir. Nilalagay yung mga yun. Ano po, parang, yes, sir. After pala na mailagay yung mga produkto dun sa mga paper bags, eh, ini-store pa rin pala sila dito sa, ano, no? Parang cool area. Cold storage area. Ayan. Yes. So, dito din pala yung nilalagay. Oh. Yes, sir. Meron din tayong ano, another activity which is repacking. Meron tayong mga permits dun. Ina-apply din yun sa FDA. And then, dito kasi pinapack lahat ng products. So, different products na nasa loob. Mm-hmm. Kailangan pag ganun, meron talaga mga permit eh. After repacking, dadalin namin siya dito. Pag meron ng mga ano ulit sa network, kayang-kaya natin silang iserve kahit 3 months pa yung ano, yung bumuhos na bagong member. Pay-ins, no? Yes. Grabe. Paano naman nangyayari na mailagay sa mga paper bags yung mga individual products? Ayun, sir, yung papakita natin mamaya. Ayan, so, sige. Makikita niyo yung ating repacking area na approved din ng ating FDA. Alright, ma'am, pwede niyo ba kaming samahan doon? Yes, sir. Sige, sir. Tara. So, ito yung kanina meron tayong package dun sa loob ng cold storage area. So, lahat ng package dito namin binubuo. Okay. So, dito pala nabubuo yung mga standard premium plus. Yes. Pwede ba natin, pwede natin masilip? So, meron tayong gowning area dito. We're wearing this, ano? Kailangan to, sir. Outfit? Kailangan malinis tayo dito. So, we are wearing yung ating mga protection sa shoes and sa ating hair. Ayan. So, ano po yung ginagawa nila ngayon, ma'am? Ayan. So, bali dito po natin binubuo yung package natin. Ang nakasetup natin is Premium Plus. So, we have 7 paper bags for that. So, magkasama na doon yung Ferndy, Active, Milka, and the cosmetics. So, ano pala siya, ma'am? No? Whenever you do this, dapat ibang araw si ano Premium Plus, ibang araw si Standard. Yes, per ano tayo, per batch. Kung ano lang yung naka-set up na composition, yun lang dapat yung nasa area kasi hindi pwedeng mag-mix yung mga product natin. Di kung ano yung composition ng Premium Plus sa Premium at sa Standard. Hmm. Kailangan lahat ano, na-check nila kung kompleto. Yes, lahat ng composition. So, meron tayong visual inspection din. Actually, meron din tayong QA inspection for this. Opo. So, pupunta dito yung RDTS natin mamaya. Check nila yung mga ginawa nitong ano natin. Daily po ba yun yung checking or once a week? Yes, sir. Every time na may batch tayong ginagawa, pumupunta sila dito para i-check yan. Oh, okay. Just to ensure din na tama yung nagawa nila, tama yung composition, tama yung laman. Is there any ano po mga case na minsan parang paano kung ano nagkulang or what you know, what do we do pag ganun po? Yes, sir, meron tayong mga batch record na tinatawag. So, lahat ng lot number na ginamit namin for this production, doon siya makikita. So, kung meron man kaming kinulang na isa, hindi namin mako-close itong production na to until mag-meet yung inventory namin. Kasi meron kaming beginning and ending. So, dapat kung ano yung natapos namin, ibabangga namin yung sa dulo ng inventory. So, dapat walang nawawala o walang sumusobra. Kaya that way, alam namin na tama yung mga composition ng
product. Kompleto siya. Yes. Pagka, sir, may nakita sila sa linya, halimbawa, meron silang nakita ng cosmetics natin, meron siyang crumpled. So, isa-separate nila yun, nalagay nila doon. I-re-report natin sa quality. Making sure na even yung boxes is, ano, no? Yes, sir. Pulido yung pagkaka... So, ito dapat lahat okay siya. In good condition lahat. Sine-check ng quality natin. Pag may crumpled, isa-separate po nila. Hindi siya masasama dito. Aesthetics is dapat maganda rin siya, yes. Maayos din siya. Yung, kasi minsan may nagsasabi na kulang yung paper bag. Opo, opo. Pero ngayon kasi may identification na tayo na ABC or 1, 2, 3. So, kuya, ano, since premium plus to, kasi ano, iba-iba yung laman ng per paper bag, di ba? Pwede ba ituro ko aling yung, which is which dun sa mga? Ang premium plus po, it composed na 7 paper bag. Ang bawat paper bag, meron siyang number. Naka-sealed siya katulad nitong number 1. Ang premium number 1, ito po ang nilalaman niya. Fern D60, makikita niyo po na talagang inayos nila 8 sa ibaba, on the second level, 6. Lagi pong ganyan. Ito pong ginagawa niya, mag-e-exacto po yan para sa request namin sa system na 50 sets. Binigyan po kami ng system kung ilan ang gagawin namin. Hindi po pwede yung dampot lang kami ng dampot. Ngayon, matatapos po ito ng 50 paper bags para sa premium number 1. Ganun din po yan. Pareho lang sila ng quantity. Kaya lang, ito po yung Fern D120s. Ang Fern D120s ay meron siya mga red marks. So, hindi ako pwedeng dumampot doon. Hindi ako pwedeng dumampot yan. Ito lang po ang sinabi ng system na gawin mo siya, matatapos siya ng 50 sets. Ito po yung premium number 2, premium plus. Premium plus number 3, ilalagay na siya sa paper bag and then isisealed na po siya. Parang naka-arrange talaga siya per ano, per paper bag, may certain kind of product per paper bag. I noticed pati ma'am yung ano, Aurora products, separate paper bag siya. Yes. Oh, since hindi siya food, no? Yun yung ano din eh, yung requirement na hindi siya pwedeng i-mix sa food. Opo. Ang tedious din pala nung process na to at kailangan very careful nun sa hindi magkamali dun sa quantity, even yung ano, arrangement. So, thank you mga kuya, no? Eto sir, nandito na tayo sa pagsaserve ng order. Okay, so what order happened? Picking and shipping na tayo. So, paano po ang nangyayari dito, ma'am? Pag meron na tayong sales invoice na natanggap from accounting, ipaprocess na natin siya dito para ma-deliver natin sa customer yung order niya. Meron tayo ditong sales invoice. So, kung ano yung product na in-order niya, which is for this specific sales invoice, meron siyang Fern D120. So, iaano na natin to. Ipaprocess natin siya dito sa system. And then, later on, dun sa picking area, dun natin makikita pa paano nila ipack yung product. Puro ship out lang. Yes, puro okay. Ship out lang po dito. So, pag pick up po, nandun sa... Dun na sa hub. Ano na po to? Ready for, ano na? For picking ng yes, ready LBC. For picking na siya. Kasi naano na niya sa system. Ito yung picking area natin. Mm-hmm. Dun niya, ipipick lahat ng orders para ma-arrange natin for ship out. So, at pinaprocess ni Kuya ay, ano, reorders. So, direct na siya dun sa ating ano, no? LBC na pouch. So, meron din tayong isi-ship na package. At naka-direct na sa kilobox na XL. Na, of course, ng ating partner company, LBC. LBC is the number one forwarder dito sa ano, logistics partner dito sa Philippines. No? So, of course, pagdating kay iFern, we only partner with big companies. Yes. So, ano po kaya yung mga nasa taas na yun? Mga nakapack? That's part of our warehouse. Diyan naman nakakip yung mga cosmetics natin and other packaging materials. Mga paper bags yes, ng packages. Paper bags. Yung mga ginagamit natin pag nagpack na tayo ng package. Even yung paper bags, naka-ano sila, parang sealed din sila, no? Yes, sir. Dapat malinis talaga yan. Kasi paglalagyan natin ng product, so, lahat talaga ng ginagamit natin dapat malinis, nakapatong sa paleta, hindi naka-direct to the floor. Wow. So, sobrang quality yung pagkaka-handling of our
products. After ma'am nung picking, ano pong gagawin na next? Ay sir, after ma-pick nung natin, nung picker, pupunta siya dito sa dispatcher natin. C2-8 na yung ilalabas natin ay tama versus dun sa documents kanina na pin-repair. So, check niyo yung product, kung saan siya i-deliver. So, ginagawa nila yun just to ensure lang na lahat ng ilalabas natin ay tama. Sa atin pa lang, sa Spark pa lang namin, alam namin na tama na yung ilalabas. Okay. So, ibig sabihin ma'am, si LDC is, hindi siya employee natin. Talaga may LDC na. Yes, LDC on-site. So, dahil matagal na din yung partnership natin with LDC, nagpadala sila dito ng tao nila on-site para dito na sa site natin, chine-check yung mga ilalabas. Dito na niya i-process and then pick up. Daily ma'am yung pick up ng mga orders? Yes sir, daily. Daily tayo naglalabas. Daily yung processing natin. Kung ano yung mga dumating sa amin na orders, talagang pinaprocess natin. Oo, so parang pagka may mga bumili during the day, no, kailan po napipick up yung mga products? Pag naprocess namin siya today din yung pick up niya. So makaka-receive yung mga members natin, na-pick up na yung product dito sa Mandaluyong. So they will expect the delivery within 3 to 5 days siguro kung dito lang sa Luzon, and then for Visayas is mga 7 to 10 days. Yeah, so you can make sure na talaga makakarating po sa inyo yung inyo pong mga orders and being handled very very well. So ito na yung pack nila kanina. So naka-sealed siya, naka-jack wrap kasi iniiwasan din natin na mabasa siya sa Akala ko parang box lang siya na yung pala talaga nirarap pa pala siya, no? And these are the pouches ng mga reorders na onti lang yung laman. Yes. Lahat sir ng order na shipping dito dumadaan. Kami nagpa-process. Mm-hmm. Tapos kami din yung nagtatrack kung na-deliver ba siya. Kasi hindi tapos yung process natin hanggang hindi na-deliver. So just in case mo meron mga problem with the shipments, ganyan parang matagal or what, you know, parang hindi pa nakakarating. Ano po yung gagawin ng mga distributors? So, merong mga times na i-approach nila si customer service natin. Ibibigay nila kung ano yung concern and then we will investigate on the spot. Kung matagal, ano ba reason? Kung hindi nakarating, ano din yung reason? So, aalamin namin na partner with our CS. So, sila yung way para makarating sa amin. So, nandito ang liwanag. Diba? Ito yung ating labas na area na dito nagpa-park yung mga trucks ng LDC para i-pick up yung mga products natin. So before end of day, nandito na sila before 5 PM, mapipick up na yung mga produkto natin. So actually yun, no? Ang galing nung natin, ang galing ng diamond tour dito sa ating warehouse. Talaga makikita mo na being handled well yung ating mga produkto and that pagdating sa consumer, talagang malinis, maayos, at de kalidad yung mga produkto ni iFern. Para mag-process yung ating mga cheque. And by the way, napansin ko lang po ang napakagawa po nating brand na apply. Si Apply! Hello, Apply! So, di ba? Para po kayo nakita ng office na. Mag-picture na po kayo mamaya. 3, 2, 1, go hyper time! So, ito yung mga galing sa warehouse natin. Kaka-park lang nila. Welcome back! Yeah. Kamusta yung warehouse? Yes! Magaling warehouse! Ganda ba yung warehouse natin? Hello! Hi! Sakat na ba yung mag-tour? Ayan, third batch! Hello! Ayan, sakay na! Dito, meron pa sa kabila!
Bye-bye! Yeah, bye! Ingat kayo! Tara, kape tayo sa RBA. And, of course, our current office. If we are past pa, no? Yan, no? Ito, isaw-saw natin dito, o. Magsimula ang pagbabago ng buhay mo. So, 6 years ago when I was invited here, no, wala pa mga members, wala pa mga tao noon, wala pa rin nagkakaresulta. Yung parking, walang kotse na nakapark doon. So, when I started, parang syempre, nakakatakot siya, nakakapagduda. Posible kaya talaga, totoo nga ba talaga, di ba? But nung tinour ako with the Diamond Tour, no, ng aking upline, no, nakita ko na, oh my God, no, ganito pala yung power nitong iFer na to, ganito pala siya ka-legit, ganito pala siya ka-stable. Ang kailangan lang talaga yung mga tao na maniniwala at gagawin din yung iFer business, no. So, grabe yung turnaround from, if I reminisce yung 6 years na nangyari. Malaking-malaking pagbabago na talaga. Hindi lang sa akin, but also with the iFer network, mga leaders ni iFer, and even the building, di ba, marami na rin yung naging bago dito. Maraming-marami pa ang mababago in the future. So I'm very excited for that. Sana kayo din na nanonood, don't hesitate, and we actually are excited to see you here. Ini-invite namin kayo to come and visit us sa Diamond Tour. So for those who are interested in joining the iFern business, come and visit us here para makita mo rin yung power, yung stability, yung ganda, the profitability of the business, gaano ka legit, a very credible company, ano pang hinihintay mo, come and join us now. So that concludes our Diamond Tour, and that's it for today's video. Thank you so much for being with us today. And once again, this is Lionel Villanueva, my friend 002, Sapa Presidential Director, Million Dollar Club. Thank you so much for watching, and always remember, whatever you do, you are legendary. Legendary!